guys! Welcome to TDSI! Ngayong araw, alamin naman po natin kung ano-ano ang mga pinagdaanan ng ating isa pang graduate sa TDSI. Here's Sir Gian Makud from Makati. Hi, Sir Gian! Sir Gian, can you introduce yourself po? Hello everyone, I'm Gian Makud. Bali, ang day job ko is isang analytics officer sa Union Bank or UBB. And aside from that, investors sa stocks saka sa crypto mostly kasi hindi ko nakahabol yung oras ng forex kaya mas pinili kong yung crypto trading. So sir, bali dati na po pala nag-PSE kayo kaso nga lang syempre nga po bank, alam naman natin napaka kung gaano diba ang mga tao sa bank. So hindi niya talaga kayang i-monitor ang ating PSE. Kasi parang hindi ko na naabot. Usually kasi tumatapat ng yung closing dati kasi noon. Nung before pa mag 3 PM, 12 kayo pa kasi lunch break. Pero nung naging 3 PM na yung closing, kaya medyo hindi ko na nakasusundan yung mga exit ko. Kasi mga 3 PM, tas usually natatapat siya sa mga meetings or mga projects. Kaya naiiwanan ko na. And from there, kaya nag-stop na rin ako from PSD. Pero gusto ko sana siyang ituloy. Kaso nga lang yung time. Tas nung malaman ko nga na pwede na, may mga strategies na lang pwede sa crypto. Since si crypto naman is 24/7. Kaya na-engage din ako mag-enroll sa virtual strategy. Although yun, hindi siya directly tinuro na as crypto. Kaya nag-enroll pa rin ako lang sa PSD. Pero sir, kailan ka po nag-start mag-trade? Talaga, yung pinaka-start ng trading mo? Yung pinaka-start ng first batch ng PSD, I think ano yata, yung 2020, March or April, yun. Doon ako unang nag-start. So yun talaga yung pinaka, as in open ang account mo, as in doon ka talaga nag-newbie talaga sa TDS. Yes, yung from chartings, mga assignments, and all in all. How did you learn naman po yung TDSI? Doon din po ba sa group natin? Nakita ko yung TDSI doon sa post mismo sa group. Sa group mismo. Tapos nag-email sila na may discount for the early bird. So doon ko siya unang, pangalawang nakita. Kaya tapos doon ko binasa ko kung, bali una muna nag-inquire ako kung paano yung setup, kung magiging similar ba siya with TSD. Pero sinabi naman nila na may specific na RM or relationship manager. Parang similar siya yata nung bootcamp for that creating strategies. Kung yung pabaling nag-ano rin ako doon, pumasok din ako doon, or nag-enroll din ako doon sa course nila nung mag-create ng sariling strategy. Sa masterclass po. Ayaw ang masterclass, yes. Okay. Diyan na yung utang. Lahat din po pala sinalihan nyo din talaga. So sir, why did you join TDSI and ano yung expectation nyo sa pagsali po sa TDSI? Yun nga, gaya na nga mention, since nag-enroll na ako dun sa bursar, may something na hinahanap ako para ma-improve pa yung strategy kasi usually hit or miss lang yung nangyayari sa akin. Parang from a series of losses, isang big time na gain, or minsan naman parang masiras loss gain ganun. Yun yung parang hinahanap ko kung ano pa yung missing piece dun sa Berserk, kaya ako nag-join sa TDSI. And ang alam ko din mostly kasi no example ng Berserk is crypto, kaya na-curious ako baka may evolution or missing piece pa dun sa Berserk. Sir, can you tell us naman yung experience mo as a TDSI student? Honestly, parang medyo repetitive lang siya nung Berserk. Pero yung gawa nung repetitiveness, na-ingrain na yung mga lesson sa utak ko sa pag binabasa ko siya. Kaya yun nga, bali, sabi nga doon na empty our cups to para ma-absorb namin lahat ng knowledge. Bali, hindi ko siya tinreat as something old or alam ko na. Bali, ang approach na ginamit ko, yun pa rin. Tinreat ko siya parang as a newbie. Parang wala akong background sa Berserk.
Kaya yun, inabsorb yung mga lessons sa articles usually na nakakapag-help. Tapos, ganun din. Since sanay na kasi ako dun sa leverage na mataas, nagsimula ulit ako sa mababa. Kaya, medyo yung first week ko, wala akong losses. Tapos, usually nag-stop ako ng ilang araw. Kasi ganun. Parang, tinitake ko yung treatment ko pa rin is parang wala akong background dun sa preserve. Tapos, buti naman yung mga succeeding trades ko. And naging successful na siya and nag-assault naman sa game. So talagang importante din talaga yung sinasabi mo nga, sir, di ba, na empty your cup. Kasi if tulad niya ng iba na meron ng mga experience sa pag-trade globally, talagang parang magkakaroon ng contradiction yung nalalaman mo, yung existing na knowledge mo na dun sa pag-trade, dun sa ituturo sa'yo. May possibilities talaga na mag-contradict siya and malilito ka na. To turn out na hindi mo napapansin, na-violate mo na yung rules ng strategy at nagugulat ka, hindi na pala sumasang-ayon sa'yo yung mga trades mo. Kasi nga, kumbaga parang iba na kasi yung ginagawa mo. Diba? Kasi a good thing for you talaga, sir, na talagang you empty your cup, talagang tinrit mo yung sarili mo, sabi mo nga as a newbie pa rin, diba, sa pag-trade. At nakita na naman talaga ang result sa'yo, diba? Talagang sabi mo nga, nag-gain ka talaga ng mga sunod-sunod. Yun naman kasi talaga yung kinagandahan na parang hindi mo pangungunahan. Hindi mo pangungunahan yung strategy na ginagamit natin dahil meron ka ng alam na iba. Saka parang nakatulong din yung part na naging member ako ng TSD. Dahil nga, i-trust lang yung mga strategies. Kasi more on capital preservation na yung pinaka-main goal ng mga strategies. And yung gains naman, darating at darating talaga yun. So talagang need mo lang i-endure yung mga losses. Talagang... yan kasi yung tatak ng TDS talaga, di ba? Para doon pa lang natitrail na talaga yung mga student. So, sabi mo nga, sir, di ba? Kasi galing ka ng TDS, parang yun yung mga natutunan mo. Ano naman dito sa TDSI, yung mga activities na ginagawa nyo, paano kayo na-train dito? Siguro yung bago sa akin is yun nga, meron kang RM, unlike kasi pag TSD. Although, alam ko rin naman may mga ganun na. Pero mas maganda kasi yung dedicated na RM na kung newbie ka talaga, pwede mo siya makausap or humingi ng mga advice if ever yung mga, may mga strict ka ng losses. Mas magandang part yun compare sa TSD sa akin. Kasi parang may body or parang nakikita mo rin yung minomotivate ka rin dun sa mga ginagawa mo. Saka if ever, namomonitor din nila yung mga process na hindi mo dapat ginagawa. Like for example, yung mga positions na dapat strict lang sa tatlo, mga ganun. So, parang nalalapitan ka just in case na meron kang kailangan tanongin or nalilito ka, meron ka agad na isang tao na mag-a-assist sa'yo. Yes. Bali, yung before mag... bali yun yung hinahanap ko before ako mag-enroll kay DSDI. Inuuna kong tinanong if ever may dedicated pang RM or makakausap. Interaction with the students and the RM, andoon talaga, especially yung mga personal questions na kasi syempre depende sa trader, may kanya-kanya kasi silang mga bagay na hindi kagad naiintindihan, di ba? Depende ang level ng understanding ng mga traders, kaya importante talaga na nandiyan yung mga RM para i-approach kung ano ba talaga yung hindi nila maintindihan. Yung isa din pala, like for example, yung may mga technical questions, like pag-deposits, pag-open, or something na hindi sila familiar sa feature ng applicant or broker. So parang meron talagang hands-on sa inyo, maliban pa doon sa pwede nyo kausapin si ma personally every weekend na meet. Yes. So yung mga hands. Saka yung ano din, weekly sessions, yun. Maganda rin. Yung nakita ko advantage na may mga natututunan kang learnings sa mga mistakes ng kasama mo. So sir, ano ang TDSI para sa Saan ka lang TSDI is yung evolution ng TSD.
kasi technically doon naman talaga ako galing. And parang yun din yung TSD, yung gateway sa ano, more advanced trading. Masyadong dynamic, pwede kang maging swing trader, scalper, or kahit pwede kang sa TSD, pwede ka rin maging investor. So, yun sa akin, parang evolution ni TSD, si TSD. Parang kasi nag-level up na, international na kasi ang TDS. Yes. Sa akin din. Ang TDS kasi is a local market. Mm-hmm. Tapos yun na parang naging gateway nga siya din sa global market. So, sir, ano naman po yung three best things po para sa'yo na being a TDS? Yung una, since sa crypto ko, yung flexibility ng time, yun yung number one. Is yung leverage. Kasi parang yun nga, two-edged sword siya. Pwede yung multiply yung gain and losses mo. Pero para si leverage yung may isa tool na kailangan natin gamitin. Hindi naman siya para dyan, para ma-wipe out yung account natin. Tapos pangatlo, sa TSDI, ayun, isang opportunity. Kasi yun nga, maraming paths na or doors na magbubukas. Since pwede kang lumipat ng forex or stock or global stocks kapag nag-enroll ka sa TSD. So talagang sabi mo nga, totoo naman sir, na ang global market, especially your course na crypto, talagang para siya sa mga tulad mo na napaka-busy na tao. Kasi 24/7 nga siya, so talagang anytime na may available time na makapag-trade, talagang pwede kang mag-trade. Unlike sa local market nga natin, sabi mo nga sir, di ba, leverage, yes, meron po tayong leverage sa global market natin, pero watch out lang po tayo sa paggamit ng leverage. Use leverage with ano talaga, caution talaga. Kasi madali po makawipe, madaling kumita, madaling makawipe out. Kaya po, yan po ang isa-isa tinuturo dito sa TDSI kung paano po maiwasan ang wipeout. Sa technical, leverage din yung way to revenge trade. Kaya dapat with caution talaga natin siya gamitin. Kaya yung ginawa ko rin is increment yung pag-i-increase ko nung ano, ng leverage. Kahit sabi dun sa course, pwede na silang mag 20x. Nag-maintain pa rin ako dun sa 10x kasi nga, dun pa rin ako comfortable. Kaya parang recently lang ako nagdadagdag ng leverage. Diba? Sabi nga din ni sir, diba? Talagang ang leverage kasi pag karamihan kasi talaga sa atin na gusto ng malaking gain kagad, unfortunately, nag-a-gain sa kanila yung kanilang trade. So, nagre-revenge trade sila. Tinataasan nila yung leverage nila. Diba? So, dito sa TDSI, talagang hindi po mangyayari yon kasi may magmo-monitor sa inyo. At pag nakikita na hindi kayo sumunod, talagang tatanungin kayo kung bakit at ano ang nangyari at ginawa niyo po yon. Kasi nakikita po yon. So, siguro sa first week, masyado siyang tempting. Lalo na for example, yung isang week kang losses, parang on the Sunday or Saturday, parang ngayon, matetemp kang magtaas ng leverage compared dun sa allotted na dun sa course. Kaya yung watch out lang din sa ganun na yung mga revenge trade talaga dapat hindi siya ginagawa. Kasi darating at darating naman talaga yung time dun sa mga ano, tamang trades. So, hindi ka ba natakot, sir? Kasi galing tayo ng PSE, so nag-start ka lang ng 2020, 3 years pa lang. Tapos eto ka na kagad, nasa international market ka, nasa global market ka na, nagki-crypto ka na, hindi ka ba natakot mag-trade? Pero kaya, since after TSD, nagte-trade naman na ako ng crypto, kaya parang minimal adjustment naman na yung nangyari. Fortunately naman, hindi ako na-wipe out dun sa mga trades ko before Berserk, saka before TSDI. So, talagang maintain ko pa rin yung mga learnings from TSD, from the Kylos, yung mga ganong learnings. Talagang in-apply ko siya religiously, kahit hindi tama yung ginagamit kong strategy dun.
once na TDS ka na talaga, sa lahat ng trade mo, nakatatak na talaga yun. Kumbaga nile-level up mo na lang dahil nag-global market ka na. Yes, tama. Yeah. Sabi mo nga din kanina, di ba nga sir, mas gusto mo talaga yung crypto kasi mas flexible yung time para sa'yo, di ba? Hindi ka nahihirapan sa schedule mo. So aside from that, ano po yung kinagandahan ng international or global market compared dun sa ating local market or sa PSE? Siguro ang pinakamaganda na bago sa kanila if galing kang local is yung shorting. Kasi parang any trend, pwede ka talagang kumita kahit downtrend, bull market or naka-range market. Kasi may shorting. Kaya yun yung isa pang feeling ko na maganda pag nag-enter ka sa global market aside from the leverage. So talagang hindi na uubusan ng opportunities. Yes. Parang double opportunity mo doon. Diba? Sa global market kasi, mapa-uptrend, mapa-downtrend, pwede kang kumita. Diba? Yes. At may multiplier pa siya kung gaano kalaki yung kikitain mo. So yun nga sir, sabi mo nga, yun yung mga kinagandahan ng international or global market compared sa local. Sabi mo nga una, is yung flexible ng time. Mm-hmm. Pangalawa is kahit anong trend ng market or kahit anong trend ng spare, talagang pwede kang kumita, mapa-uptrend o low, o mapa-downtrend, pwede ka talagang kumita. And sabi mo nga yung leverage. Kasi diba may multiplier tayo. So sir, can you tell us about your trade naman po? Yung actually, pag nagte-trade ako, parang since ayokong ma-attach dun sa mga trades, para lang ako nagpa-plot ng, like for example, entry and exit. If hindi umayon sa akin, move on, parang ganun lang. Parang more on na robot trading na, mas makakita ka ng signal, plot ka agad ng entry. So pag may nakita mo exit signal, exit ka na agad. So hindi siya ganun ka. Na-imagine na pag-trader ka or scalper kasi yung ginagamit kong time frame usual 3 minutes to 5 minutes. Kasi yung expectation nila pag-scalper is parang nakakaba pag tinitingnan mo yung chart mo. Pero pag sa TSDI, tuturuan nila maging parang robot lang na wala kang affection or investment emotionally dun sa trade mo. Kasi nga, may rules kang sinusunod on how to trade or exit. So, baka yung expectation ng mga bago is akala nila pag scalper exciting kasi usually ganun kasi yung depiction sa mga movies pag trader na scalping na or tumataas, bumababa. So, pag ganun nga, yung expectation, boring talaga mag-trade kasi dapat naman talaga boring kasi nga may mga sinusunod ka namang rules on how to entry and exit. So, makasi expectation nila pag scalper na TDSI exciting kasi akala nila nakababad sa charts kasi yung expectation is hindi ganun. Once mag-enter ka, babalikan mo na lang siya kung nag-hit na ba yung exit. Kung hindi, mag-adjust ka na lang stop loss. So ganun lang siya ka-boring technically. So, kahit na nakamababa po kayong time frame, talagang meron kayong peace of mind sa pag-trade. Tama. So, hindi siya ganun ka-thrilling or exciting. So, baka ganun kasi yung expectations ng iba. So, kasi ganun dinedepict yung mga scalpers sa mga movies. Saka parang ganun yung impression natin pag scalper or trader ka. So, hindi siya ganun. Pag uwan na nasa TDSI ka, hindi ka talaga mangangamba sa mga bagay-bagay. Talaga mayroon kang peace of mind even though na naka lower time frame ka, unlike na, kasi minsan, sabi natin, pagka nasa local tayo, pag nag-lower time frame tayo, minsan parang akabado na tayo, di ba? Yes. Pero here in TDSI, iba. Kahit na naka-lower time frame tayo, kung kampante pa rin tayo, panatag tayo, kasi meron tayong stop loss. At hindi na natin siya kailangan pambantayan kasi automatic na siya. Once na hit mo yung stop loss, automatic na siyang nagsisell. So sabi nga ni sir, manood ka ng K-drama, mag-K-drama marathon ka na dyan, hanggat hindi niya nahi-hit yung iyong stop loss is nandiyan pa rin siya. Sir, ano yung pinakamalaki mong losses at pinakamalaki mong win?
up to week. Siguro yung sa pagkakatanda ko, yung pinakamalaking loss ko na sana yata. $10. Kasi parang nag-try kasi yung ano, kailangan kasi mag-trade ng isang swing trade. So yung time frame ko naka-daily. Although nung initially nung una, naka-plus ano yata siya, $6. Parang gusto ko nang siyang i-lower time frame para mag-exit na ako doon. Kasi nakita na ako ng signal sa lower time frame. Pero on the purpose of learning, sinunod ko pa din yung stop loss ko sa day time frame. So parang week na yon nung nag-hit yung loss na yon, naka negative ano yata ako nun, $12 yung week. Pero yun, sa after succeeding week na yon, nag-gain yata ako din ng plus $8. So technically nakabawi-bawi na siya. Yun yata yung pinakamalaking gain. Ano pa yung pinakamalaki mo namang win? Win? Sa isang araw or sa week? Sa buong trade mo. Sa buong trade? On a single trade, ano sa yata? Isang pair. Sa isang? Sa isang pair. Pair, ah. Isang ano? Coin. Isang coin. Ah. Yung $8 yung isang game ko. Eh parang ang ano ko lang nun. Naka-ano yata ako. $10 tas 5 times na leverage. Inaalan. So yun yung pinakamalaking bookie. Kasi pagka naka-swing trade talaga tayo, medyo mataas po talaga kasi yung risk sa swing. Kasi po pagka naka-global market po tayo, talaga mabababa lang dapat talaga yung time frame to avoid nga po yung malalaking losses. So yung sabi nga ni Sir, diba, $12 nag-loss siya. So acceptable pa po yun kasi po naka-swing trade po siya. So, pero tama yung ginawa mo, Sir, ah. Na tinunod mo pa rin yung strategy. Even though na nakita mo na nag-gain ka na, diba? Hindi ka, kumbaga hindi mo binayulate yung rules ng strategy. Hindi. Pero kaya parang, yun, parang ayoko rin talaga yung una swing trade na time frame pag sa crypto. Kasi medyo volatile talaga siya. Correct. So sir, nakaranas ka ba? Kasi sabi mo nga nung mga first week mo, di ba, sunod-sunod yung gains mo. Then nagpahinga ka, di ba? Tapos nag-trade ka ulit. Nakaranas ka ba ng mga several losses and how you deal with it? Yung unang kong trade, to be honest, yung unang kong trade for today, ang naalala ko doon is li-limit lang yata siya ng 30 trades. Basta may limit siya per week ng trades. Tapos parang fifth trade ko na, tapos loss pa din siya. Tapos parang after 2 days, nag-stop muna ako nung mag-trade. Kasi parang feeling ko magkakaroon ako ng revenge trade ko pag tinuloy ko pa. Kasi on the fifth loss na ako nun. Kaya yun, more ang ginawa ko na lang is nagbasa ako nung mga lessons. Tapos after that, parang nagkaroon ng reset. Tinulit ko, new day talaga siya. Sinet aside ko na meron akong 5 losses, consecutive losses. Kasi para hindi siya makapek yun sa mga susunod kong trades. So yun lang. Medyo mahirap. Medyo mahirap kasi imagine fifth consecutive loss mo na nun. Tapos parang on the first week mo loss ka. Kaya parang naghahabol ka kasi may weekly, magsasubmit na ng PNL kay RM nun eh. So, buti na lang, hindi ko naman siya dinamdang. Talagang tinrate ko sa fresh start after 2 days kung hindi nag-trade. So, good thing for you talaga, sir, na nung nakaranas ka ng several losses, talaga nagpahinga ka para hindi maka-affect doon sa mga next. Para inalam mo kung saan ka nagkamali, di ba? Nag-aral ka ulit, binalikan mo yung mga lessons, di ba? Para alamin mo kung saan ka nagkamali at sa next trade mo, is hindi mo na ulit siya ma-violate. So sir, ano ba yung mga mistakes na yon na nagawa mo sa trade mo na yon? At paano mo siya na-overcome? Actually, hindi naman siya more on violation dun sa rules. Talagang dinictate lang ni market na loss ka nun. So, ang siguro ang pinakakamali ko dun, parang medyo to the point na makaka-affect na siya sa akin emotionally. Kaya before maka-affect sa akin emotionally, nag-stop trading muna ako para hindi magkaroon ng revenge trade. Galing naman. Sir. Talagang tatak TDS talaga yung ginagawa.
Diba? Kasi yun sa pag sa TSD ganun nga na may mga nag-a-advise pag consecutive losses para magpapahinga ka muna para hindi siya nakaka-affect emotion. Kasi ano talaga yun, pag series of losses, yun nga, emotionally taxing siya. Kahit hindi mo siya iniisip, subconsciously nakaka-affect din pa rin siya sa decisions mo. At isa yan sa pinakamahirap talagang kontrolin ng isang traders. Yung emotions na ito pati-tali. Yung part na hindi talaga maituturo kahit anong course yung salihan mo. Talaga true experience mo lang siya ma-obtain. Pero nga, yung maganda nga TSD, siguro yung another mistake ko dun sa mga series of losses, hindi ko masyadong kinausap si RM kasi medyo nahihiya ako. Parang first day pa lang yata, no, tas losses na ako. Kaya medyo shy pa ako kay RM kapag ano, may pag-communicate. Pero buti naman, hindi na nasundan yung series of losses niya. So Sir Gian, what was the hardest part of your trading journey? Siguro yun nga, yung napag-usapan natin kanina, yung series of losses. Yun talaga. Kahit siguro sino naman, yun yung magiging hardest part ng journey nila. Kasi nga, gaya nung na-mention ko kanina, na yung series of losses, emotionally taxing siya. And yung management ng emotion is hindi talaga siya naituturo. Kahit sabihin mo nang may mga ways para ma-manage yun, hanggat hindi mo siya na-experience, hindi mo siya alam paano i-overcome. So, siguro yung sa training ko, yun yung pinaka-mahirap na part kung paano yung emotions ko hindi makaka-affect yun sa mga decision meetings ko sa mga future trade. Nakakatuwa kasi to think na 3 years ka pa lang po sir na nati-trade, talagang kayang-kaya mo nang kontrolin yung emotions mo. Kasi karamihan ng mga traders na napakatagal na talagang nati-trade, isa talaga yan sa napakahirap nilang kontrolin. Yung discipline nila, yung emotions nila pagdating sa pag-trade. So good thing for you sir, talagang congratulations sa'yo pagdating talaga dyan kasi nakaya mong kontrolin yung emotions mo sa pag-trade na talagang pag ayan na nag-i-stop ka talaga, gusto mong i-refresh, di ba? Nagre-refresh ka talaga. Oh, yun ma'am. Good thing na lang din siguro na nag-start ako sa TSD kasi from there pa lang, before chartings, lagi nang minimension yun yung manage ng series of losses, manage yung emotions. Kaya yun, siguro yun yung nakatulong ng malaki. Parang before ako nag-TDSI, start na ako as TSD. Kaya nga kahit ano, repetitive or paulit-ulit na sinasabi na minimize your losses, manage your emotions, ina-absorb ko ba din siya kasi nga may ingrained talaga sa habits mo yun, sa utak mo yun. Pag once na lagi mo siya naririnig sa kina-absorb. Parang talagang tumatak na talaga sa'yo. Doctor, how does it feel po na ngayon? Finally! Yan, graduate ka na sa TDSI. Medyo naiingit nung sa TSD. Medyo naiingit ako nung nag-stop ako tapos nakakita ko may nakaka-graduate. Yan, kaya parang medyo fulfilling kasi na-achieve ko na rin na makagraduate or mag-deal after ng sa TDSI. Kaya yun yung feeling ko, medyo fulfilling kasi may envy talaga ako din sa mga una na kagraduate sa TSD. Parang feeling ko talaga, parang kaya ko naman. So technically, sumuko lang talaga ako. Kaya yun. Kasi sure, pwede naman dahil din naman sa work mo, hindi talaga kaya. Mahirap naman yung mag-trade ka na hindi mo naman nababantayan yung tinitrade mo. Tama. And finally, yan na nga, graduate ka na, TDSI pa, level up. So sir, will you recommend TDSI sa mga relatives, family members, sa mga friends mo po na ayan, isang proof na ngayon na nagiging ka na talaga sa global market, di ba? At graduate ka na ng TDSI. Yes, of course naman kasi yun nga, unang-una, beginner friendly siya kaya nung napagkwenta natin kanina na from opening pa lang sa broker, pagde-deposits, kung paano mag-withdraw, talagang i-guide ka nila. And yun nga, magandang factor din yung may sarili kang RM na pwede mong kulit-kulitin. Pag may mga tanong ka or curious ka sa isang bagay, willing naman silang sumagot. Kaya highly recommended naman na mag
take sila ng TDSI. And yun pa, if highly recommended ko rin yung available pa rin, yung Berserk. Kasi parang pag once nag-enroll ka doon, konti na lang yung magiging adjustment mo once enroll ka sa TDSI. Sir, Sir Gian, ngayon po, ano po yung final message mo po sa mga kapwa mo trader na gusto rin pong pumasok or mag-trade sa global market? Yung tinang siguro pinaka-message ko is yun yan. Minimize your losses and manage your emotions. So, pa kahit yung lang na advice yung sundin nila, magsosurvive at magsosurvive sila sa kahit anong market na papasukan nila. Mapa-local man or mapa-international. So, Sir Gian, thank you so much po. And congratulations po na kahit na hindi ka nakagraduate ng TDS, pero here in TDSI, di ba? Diba? First batch graduate ka na. So, thank you so much, Sir Gian. Guys, malay nyo, kayo din. Diba? Kahit na yung mga iba nating kasama dyan, trader, na nag-TDS, nag-master class, na hindi nakagraduate, malay nyo ang global market na ang para sa inyo. So, try nyo rin, guys, and talagang step by step ituturo sa inyo kahit na newbie, kayang-kaya to. So, thank you so much, Sir Gian, and congratulations po ulit. Thank you po.